Hello, good day sa inyong lahat, mga idol. So, ito na yung ating mini sound television. Ayan, papower on natin. Sa inyong naalala, nakapag-video tayo nito na meron lang po siyang horizontal line, mga idol. Kapag atin po siyang ipinower on. Ayan, papower on natin. At nakikita nyo po, ito lang po yung kanyang display. Ayan, nakatayo po, naguhit. So, atin po itong bubuksan at aayusin para naman po nang sa ganun magamit po ng ating customer. So, atin po itong bubuksan, mga idol. Saan ang ating television? Gamit itong ating screwdriver. Yan, uso pa kasi dito sa amin itong CRT television, mga idol, dahil po located kami sa probinsya ng Iloilo. Kaya hindi pa po gaanong sikat dito yung LED TV. Dahil nga po sa may kamahalan ng LED TV, kimpara po dito sa ating CRT type television. Ayan. Pero alam ko sa ibang mga lugar, medyo na-phase out na po yung ganitong mga television. Pero dito naman po sa amin, dahil po probinsya, tsaga lang po muna, importante po makapanood tayo ng mga programa sa television at mostly balita po, mga idol, para naman maging aware po tayo kung ano po yung mga nangyayari sa mundo. Yan, so atin itong bubuksan para naman po ma-check up natin at ituturo ko po sa inyo kung saan pong parte ang ating kakalikutin. Isang paalala lamang po, tayo po'y hindi isang eksperto sa larangan ito, mga idol. Ayan, tayo po'y nagkaroon ng ideya sa pagre-repair dahil po sa nag-aral po tayo ng TESDA training patungkol po sa electronic servicing, mga idol, sa pag-aayos sa mga electronics appliances. So, ako naman po, kasalukuyan pa rin pong nag-aaral para po kasalukuyang nag-aaral ng panibagong mga teknik at panibagong mga ideya para po makapag-repair. Yan. So, sabi nga nila, ang buhay teknisyan ay hindi natatapos sa pag-aaral lamang. Dahil bawat taon may pumapasok na bagong mga gadget at pag pumapasok po ng mga bagong kagamitan. So, kailangan natin magsikap, mag-aral-aral. Sariling aral lang, mga idol, dahil wala na tayong teacher niyan. So, ito na, natanggal na natin yung screw. Tayo po'y magbubukas ng television. Ayan. So, ito siya, mga idol. So, sa inyong nakikita, ayan, atin po siyang tanggalin. Dapat sigurado po tayo na naka-unplug po yung ating television bago po tayo magsitanggal ng mga connections niya. Ayan, so ito na po yung ating board ng ating television, mga idol, sa inyong nakikita. Ayan. So bali, dito po na section na to, mga idol, kapag po na trouble yung ating television na kunwari nakaguhit ng pahiga o tinatawag nating vertical line, ito po yung ating vertical IC. Yan, ito po siya, yung salarin o minsan nakapalibot yan dito yung mga sira. Pero pag horizontal po, dito naman tayo sa area na to. Yan, dito sa area na to. So, atin po itong i-check kung bakit po wala po siyang horizontal. Naka-horizontal line lang po siya. Dati kasi, kapag ganitong trouble, isa lang yung alam ko na salarin dito. Yung kanyang coil. Ayan, gagamit tayo ng tester. Multi-tester po. Courtesy po at ibinahagi sa atin ito ni Sir Pio Palmares. Yan. So, lalagay lang natin sa times 1 yung ating tester po tayo. So, minsan kasi, ito lang yung coil na to. Coil ba to? Oh, tama. Coil na to yung nasisira. So, so far, okay naman siya, mga idol. Hindi naman siya putol. So, hahanap tayo ng ibang salarin, mga idol. Hanapin, dapat talaga hanapin natin yung salarin na to.
para nasa ganoon malaman natin kung ano po yung problema niya. Okay naman siya. Suot niya okay man. Ipasiga. So, eto na mga idol. At dahil sa ating matyagang pagbusisi. So, nakikita nyo. Ayan po, ito. Kung nakikita nyo, eto po mga idol. Oh, ituturo ko. Yan, yung resistor niya yan, sunog po yan. Magkatabi po sila nitong kapasitor, itong resistor, at saka itong diode. Ayan po yung napagitnaan. Resistor po yan na sunog mga idol. So, atin pong tatanggalin. O, oh, diba? Nakita natin, visual check, at saka gamit yung ating tester, ay nahulaan natin kung ano po yung kanyang sira. So, tanggalin muna natin ito mga idol para naman po nang sa ganun eh mapalitan natin ng bago. Nakalimutan ko, wala pala ako soldering iron. Kukuha muna ako mga idol, saglit lang sa inyo. Yan, so atin ang tatanggalin yung ating resistor na nasunog. Medyo hindi pa mainit yung ating soldering iron mga idol. So, eto na. Yan, gamit naman po itong soldering pump. Desoldering pump pala. Ano ba naman? Desoldering pump. Tanggalin natin itong resistor na to para malaman natin kung ano po yung value nito, mga idol. Marami ng lamang lead yung aking soldering pump. Hindi naman. Ay, naputol pala yung gasket niya. Basta mumurahin lang yung ating gamit, ito yung kadalasan nangyayari, yung kanyang laman-laman loob masisira. Alog-alog pa yung ating mesa mga idol. Alog-alog yung ating mesa. So baklasin na natin yung ating sunog na resistor. Supply to mga idol sa kanyang horizontal. Iwan ko kung ano nangyari. Bakit po nasunog to? Mawak sa magnet. Yan, so ito yung ating sirang resistor mga idol. Yan, yun yung nakikita. Yan, itim na itim na. So hanap tayo ngayon na yan ng pamalit para po nang sa ganun mapagana natin ito ating television mga idol. So stay tuned lang po mga idol, hanap tayo ng pamalit na pyesa. So, ito na mga idol, meron na tayo ditong resistor na pamalit. Ayan, kung sa inyo nakikita. Ayan. So, ito yung pamalit natin dito sa nasunog nating resistor. Para masubukan natin kung gagana na po ba yung ating television na ay naayos. So, dito ko na lang siguro ilalagay ito sa likod kasi mahirap na doon sa loob. Ilagay. Dito na sa likod natin kakabit. Ayan, para malaman ng may-ari na yan po ay ating pinalitan. So, hihinangin naman po natin to. At syempre, hahanap pa tayo ng ibang posibleng sirami dito para magiging sure ball po at hindi po magiging back job yung ating ginagawa.
So ayan, nahinang na po natin. Double check lang natin kung kumapit yung hina natin. Ay nako, natanggal pa. Yung hinang natin natanggal. So excited. So iti-tester ko na lang itong kanyang diode kung okay po ba yung kanyang diode. Kasi magkadikit yung kanyang diode. And so far, okay naman yung kanyang diodes. So, ayan, susubukan natin ito mga idol kung gagana po ba yung ating inayos ng television. Babalik na lang po natin kung ano man po yung pinagtatanggal natin dito. Sensor, speaker wire, so shortcut natin mga idol para mabilis. So mayroon pa tayo dito, nakita isa po itong mylar capacitor. Yan, eto nakita nyo mga idol, kung malapit sa camera mayroon po siyang crack. Eto may crack po siya. Yan, may crack po. Kita nyo sa gilid. Ito po, may crack. So, papalitan po natin yan. Value nito, 400 volts, 474J. Yan, so. Meron ako dito, batid. Dalawa na nakita nating problema. Meron ako dito po. Matching tayo. Meron tayo pamalit dito. Papalit natin to para masubukan natin. Mga dito po kasi yung section na to, ito po yung tinatawag nating section po ng horizontal section po ng ating mga television. Yan, so kung may idea na tayo sa pag-aayos nito, ay hindi na po mahirap sa atin magtuntun kung saan pong parte ng ating television yung ating aayusin. Pera lang sa flat screen, kasi sa flat screen aminado tayo, hindi pa tayo dun medyo kabisado. Dahil nga po sa hindi pa ako masyadong nag-aral ng ano, ng pagre-repair ng touchscreen. Mga basic lamang po yung aking nalalaman sa larangan po ng flat screen. So yan, ihihinang na natin. Kawawa naman yung technician nyo. Ito lang yung soldering lead na natira sa atin. Yan. Hindi ako nakapagbili ng soldering lead sa tindahan. Kaya tiyaga-tiyaga na lang. Ayan, so ito na mga idol, ito yung ating pinalitan sa ating television. Isa pong kapasitor at isa pong resistor na nasunog. So susubukan na natin ngayon mga idol para po makita kung gumagana na po ba yung ating pag-aayos ng television. Ayan. Ayan, so sa inyong nakikita, okay na yung ating television mga idol. Medyo mataas pa yung brightness niya. Kailangan na natin i-adjust para nang sa ganon, medyo mapahinaan natin. So, stay tuned. So, ito na mga idol, in-adjust ko na po yung kanyang brightness. Kung kanina, kapag nakikita nyo, pag bumukas, at kapag nilipat natin sa audio-video, may guhit-guhit.
Pero ngayon wala na. Okay na po siya. So, pwede na po itong magamit na ating may-ari. Maraming salamat po.